Have a nice day po mga boss. Sa araw na ito, papakita ko po sa inyo kung paano po ako maglagay ng design gamit po ang latex na pintura. Tapos ipitin ko po ng sanding sealer at itatapkot ko po ng clear gloss lacquer. Marami po kasi nagtatanong sa akin kung pwede daw ba ito. Sabi ko, opo, pwede naman. At ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. Ang gagawin ko po ngayon ay itong panel door na luma. Alam niyo po, napakiusapan ko lang mayari nito. Sabi ko, gagawin ko yung pintuan mo ng libre. Libre materialis, libre labor. Gusto ko lang pong ipakita sa aking mga viewer yung design na gusto kong ipakita sa kanila. So, sino ba namang hindi papayag, di ba? So, ayan, binuksan ko na yung marine epoxy. Yan po ang gagamitin kong pangmasilya dyan sa mga dugtungan ng kahoy na yan. Kung napansin niyo ayan, nagbitaka na yan. So, ginawa ko, binuksan ko talaga yan para lumaki ng kaunti at makasiksik yung masilya na yan. So, maraming salamat po sa inyo kung kayo po'y baguhan lang sa aking channel. Naway mag-enjoy po kayo at paki-subscribe na rin po, paki-pindot na rin po sa notification bell para magiging updated po kayo sa gagawin kong mga video. At maraming salamat po sa mga pintor at sa mga gustong matuto po sa pagpipintura na nanood ngayon. Marami pong salamat sa inyo. At mag-enjoy lang po kayo. Naway may makukuha po kayo ditong aral.
Ang titimplahin ko pong pang stain ay ito, yung latex color ng buisen. Yan, mga acrylic color po yan, na rosina, itim, tapos yung Venetian red. So yung pinaka-base po dyan, yung rosina. Yan, yung tinimpla ko, ay yung hinalo ko. Ililipat ko, tapos dyan ko po timplahin yung pang stain na yan, yung Venetian na yan. Ayan, sa mga gustong magtanong kung ano po ang timplada niyan, kung nakita ninyo kanina mga boss, napansin ninyo yung 1/4 liter na rosina, kalahati lang ang binuhos ko, so 1/8. Tapos yung 16 ml na Venetian red, kalahati lang ang laman nun yung binuhos ko. Tapos lalagyan po yan ng itim. Patayin lang po ng kaunti yung kulay. Kunting patak lang. Yan, ganyan lang. Depende naman po sa inyo kung anong gusto ninyong kulay. So para po hindi po kayo mahirapan, Bart Amber po ang bilhin ninyo, para hindi na kayo magtitimpla. Medyo iba nga lang ang kulay nun, pero at least hindi po kayo magtimpla. Ayan. Mapagal po kasi ang ginayan yan. Anong sa akin mga boss, kung ano daw yung ginamit kong pag-design. So ayan, graining tools po yan, yung nakalapag na yan. Yun yung panghaspe. At nabibili po yan sa Wilcon, nabibili rin po sa Lazada, tapos sa SM, sa Ace Hardware, meron din po yan minsan. Yan, pwede niyo i-search sa Google yung graining tools na yan. Meron pong apat na klase yan ang alam ko. Merong maiksi na ganyan, yung gamit ko ngayon. Meron ding mahaba, pero mas ginagamit ko yung maiksi. Meron din akong mahaba niyan, pero hindi ko ganong ginagamit, lalo na pag sa mga konkreto, sa mga dingding. Ay naku, pangit gamitin, hindi makakabuo ng design. Kasi nga pag lubak, hindi siya makakasisid, hindi gaya ng maiksi na pwede siyang sumisid, sumunod doon sa forma ng dingding. Ayan. May isang klase din yung parang roller, parang baby roller siya. Yun yung bagong labas ngayon, na pagulong mo lang magkakaroon na ng ganyan. So alam niyo po, sa isang video ko, ang dami pong nagtatanong, mahigit 1,000 pong tanong. Halos karamihan sa tanong tatanong kung ano yung ginamit ko, kung anong tawag, kung saan mabili. Yun yung mga kadalasang tanong. So ayan, maganda rin po kasi kung meron kayong ganyan. Kahit hindi kayo pintor, kung mahilig kayong magpintura, pwede pong ganyan, mag-stack po kayo niyan, magtago. Magagamit din po yan. Ayan po, na natapos na nating lagyan ng design yung ating pinto. I-adjust na po natin. Lalagyan po natin ng acrylic emulsion yung ating kulay. Ayan. Bakit po ganun ang ginawa ko? Dahil ang kasunod na po kasi niyan, sanding sealer na ang papatong natin.
So kapag purong stain po o purong acricolor ang ilagay natin, pagka pinunasan po natin ng sanding sealer mamaya, nadadala siya. Kumahawa doon sa brush. So pagka nilagyan mo siya ng ganyan, ng emulsion, hindi po siya madadala mamaya pagka punasan na po natin ang sealer. Pagmasdan niyo po mamaya kung totoo yung sinasabi ko. So paraparaan lang po yan, dahil ito po kasi napag-aralan na namin ito. Matagal na po kasi namin ginagawa ito. Natapos na po natin i-adjust yung kulay at natuyo na, ipitin na po natin ang sanding sealer. Protection po yan. So haluan natin ng lacquer flow at lacquer thinner. So protection po yan sa acricolor, dahil ang acricolor mga boss, pagka hindi mo siya ipitan o hindi mo siya lagyan ng protection, mahina po siya. So tama po yung nag-comment sa akin na mahina daw yung acricolor. Tama po yun. Basta wala kang gagawing pantakip doon sa acricolor. Wala pong pinagkaiba sa oil wood stain. Subukan mong ipahid yung oil wood stain, tapos hindi mo siya ipitin ng sealer kung ano mangyari. Ha? Kung talagang ano tayo mga boss, kung talagang obserbado tayo sa mga uri ng pintura, itry po natin yung sinasabi ko. Kung hindi mo takpan ng sealer yan, ay sigurado mamumuti ka agad yan. So pagka tinakpan ng sanding sealer at top coat ng clear gloss, matibay na po yung wood stain, yung oil wood stain. Ganito rin po yung latex. Kapag po matakpan natin ng sealer at clear gloss, titibay na po siya. Ngayon na natapos na po nating lagyan ng sanding sealer ng dalawang mano, clear gloss naman ang kasunod. So pagkatapos ating lihain ng 400, isusunod na natin ito. So ayan, lagyan ng konting lacquer flow, konti lang, dahil konti lang din naman ang titimplahin natin para lang po dyan. Ngayon pa nga lang na sanding sealer pa lang siya, nakita na ninyo mga boss, ang ganda na, di ba? So ano pa kaya kung malagyan na po natin ng clear gloss yan? Mas lalo pong gaganda. So ito po yung sagot doon sa mga negative ang mga pag-iisip. Kasi hindi po talaga mawala yan eh. Sa ating mga Pilipino, hindi po talaga mawala yan na meron ka agad pag-isip ng negative. Hindi pa nga nakikita yung gawa, huhusgahan na yung gawa. Ah, hindi pwede yan kasi ganito, ganyan. Mga boss, ang tagal na po nating nag-i-spray, di ba? Ang tagal na po nating nagbabarnes, nagdodoko. Kayo ba pag nag-i-spray ng mga door jamb, mga pinto? Pag na-sprayhan ninyo ng sanding sealer o clear gloss yung latex sa gilid ng hamba, bumigay ba? Oh, di ba? Yan na lang ang katanungan. So sa pagsanding sealer ko po kanina, kung ang latex bumibigay o nasisira sa mga lacquer type, kanina pa lang paglagay ko ng sanding sealer, bumigay na yan. Kanina pa lang naglubuhan na yan. O, diba? So naway nakakuha po tayo ng idea dito mga boss, dahil yung channel ko kasi puro mga kuan ito, varnish at pintura. So may mga technique ko ito na ilalabas dito sa channel na ito na maaring hindi pa po ninyo nakita sa iba. So ayan. At kung sino man po ang nanood simula pa po kanina sa simula ng ating video, marami pong salamat sa inyo mga boss. Naway makakuha kayo ng konting ano man lang dito idea sa paggawa ng mga ganito. Although hindi naman talaga ito nire-require o pinapagawa ko talaga sa inyo, hindi po. Ito po ay secondary lamang kung halimbawa wala po kayong totoong varnish talaga. So ganito po ang gagawin natin. At meron din naman kasing customer na ipapagaya nila yung mga laminated. Diba, yung mga style kahoy din na galing pa sa pabrika. Yung mga kabinet na yan.
So magagamit po natin itong idea na ito. Doon po nagsimula yung design na ito, kung paano namin pinag-aralan ito dati. Paano ginawa . So marami pong salamat sa inyo. At naway sa susunod ko pong mga video, nandiyan po kayo. At kung meron po kayong mga katanungan, magtanong lang po kayo sa ating comment section. At ilalagay ko rin po ang mga kagamitan dito sa description, dyan po sa baba. Although may mga nakasulat na po kanina, pwede niyo pong sundan yon. May nakasulat na po kanina kung ano yung ginagamit. Marami pong salamat sa inyong lahat.